Donya. Nag-glide na siya pa niya agad yung boom. Hi beauties! Welcome back to my channel. And for today's video, mag-review naman tayo ng pinakabagong serum foundation ng Luxe Skin. Yan! This is locally made and with SPF 50 na siya. Hanggang dun lang. Ito na yung sasabihin ko. So, manood na lang kayo ng video na to if you think that this is the right serum for you. So, huwag na nating patagalin pa. Ito na ang aking review sa Luxe Skin Serum Foundation. Ito na nga guys. Reviewin natin itong Luxe Skin Serum Foundation. I-judge natin to. Ang nagustuhan ko dito, SPF 50 siya. Wrinkle Corrector, Anti-Blue Light Protection, and Anti-Pollution. So, gusto ko yung Wrinkle Corrector at saka yung SPF 50. So, tamang-tama to pang araw-araw. Kung lalabas ako, mag-grocery ako, meron akong sun shield, di ba? Para hindi tayo agad tumanda. Gustong-gusto natin yung mga ganyan. Lalo na pag paano na tayo pa padalaga. Talaga. Ang price nito is 899 pesos. 45 ml na siya. And sabi dito, kung araw-araw mo siyang gagamitin, magagamit mo siya up to 3 months. Pero siguro naman kung gaano karami yung gagamitin mo, let's try kung kailangan ba maraming-marami to para mako-cover yung lahat. Expiry date niya is 2023. So, 2 years. So, meron kang 2 years para ubusin to. Ano yung bakal? Ba't may bakal tumutunog sa taas? Uy, ang ganda! Ang ganda na lalagyan niya. Paka elegant. It's gold. Parang pang donya, pang madam, pang social yung kanyang lalagyan. And napaka-unique nung pump niya kasi ito siya eh. Oh. Kala ko nga, dito na bubuksan. Ganyan yung lalagyan niya. And ito yung pump niya is nasa taas. Medyo malapad-lapad siya tsaka medyo malaki. So, kailangan nyo ng medyo malaki-laking pouch dito. Parang ang dami nitong laman. So far, wala naman ako nakikitang paraben. Ingredients niya ay water, fragrance. This is cruelty-free. Ang shade pala nito, guys, is warm beige. Try ko na siya. Ayan. Okay. So, ito guys, yung warm beige. Uy! Nag-glide na siya agad. So watery. Ay, parang malabnow siya, oh. So, tama naman. Kasi yung serum, diba? Ano siya, eh, para siyang moisturizer na watery. Pero ito, may tint. Kaya, ano, dapat medyo nakaka-cover siya. Wow! Itong warm beige, tamang-tama siya sa shade ko. At, medyo mabango siya, pero mild lang. Ang bango niya. Parang pulbos lang siya na mild. Hindi siya yung kumakagat sa inong. Parang sa face ko, guys. Dito ko muna itatry sa side na to. Para makita niyo yung pagkakaiba. Grabe, agad na agad yung mukha. Natulog na ako niyan. Ano bang nangyayari? Bakit ganun? Hindi na kinakaya ng tulog. Ganun. Uy, natakpan niya agad yung eyebag ko. The dark circles were gone. Alam mo yun? Wala agad. Sobrang nipis lang niya talaga, oh. Parang medium coverage lang siya, no? Hindi siya yung talagang parang cakey na foundation. Sobrang parang water lang. At hindi mo na kailangan mag-blend dito. Feeling ko, mabilisan mo lang siyang pwedeng ilagay. Like, ganyan. Pag nagmamadali, ang dali-dali lang ilagay. Hindi mo na kailangan mag-blend. Ilalagay mo lang siyang ganyan. Sobrang pantay na siya. Para siyang, para kami auto-corrector. Okay siya. Pantay yung blending niya. I don't see any patches. Buong-buo yung coverage niya sa mukha ko. Sobrang natural lang yung dating. Tsaka parang, may pagka-dewy, hindi mo na kailangan mag-prep ng face. Siguro facial wash lang, tapos ito, boom, keri na. And this is my first layer lang to guys, hindi ko pa to napapatungan. Pero ang ganda na niya, okay na siya for me. Kung gusto nyo tipirin tong product na to, pwede na siya sa first layer. Pero siguro kung gusto nyo pa ng coverage, try natin. Try ko pa siyang patungan. Yung result niya from this to this.
yung gusto ko sa coverage niya, parang medyo nga nakakaano siya eh. Parang uplift pa yung mukha. Ang ganda nung coverage niya. Nakakabata pa siyang tignan. Ayan. So, eh na guys, nag-set na yung serum foundation. So, na-absorb na siya ng skin ko. Matte na siya sa mukha ko. Blend naman yung makeup ko sa kanya. So, okay naman siya. Kung pang araw-araw lang, everyday use, pwede lang hindi mag-concealer. Papakita ko kung ano yung difference niya ng walang concealer. Gamit ko pala is yung Peripera Double Longwear. So, try ko mag-concealer muna dito. So, ayan guys. So, ito yung my concealer. Diba? Ang ganda niya. So, ang nagustuhan ko sa kanya is nag-blend yung concealer ko sa kanya. Unlike yung ibang foundation na hirap kang i-blend yung concealer. Ito, ang ganda niyang patungan ng makeup. Ang ganda niyang patungan ng concealer. Talagang nag-blend siya. Hindi siya nag-cakey or hindi siya nag-move. Let's do our wear test. So, may bibinin lang ako. So, mag-time check tayo. It's exactly 5:00 PM. Ayan. Meron pa naman ako mabibilan yan, no? Bukas-bukas pa naman yung mall dyan sa tabi-tabi. So, babalik ako maya-maya at ititest natin kung okay ba tong foundation na to, kung gano'n ba siya tumagal, kung natuklap ba or what. Magbabalik ako, guys. Okay? So, guys, I am back. And it's already 7:56. Ayan. So, hindi po nagbakbak ang aking foundation. Nagmasa ko, hindi naman siya sumama sa mask ko. Andito pa rin siya. Pang matagalan naman pala itong serum foundation na to. Pero masasabi ko, this is light to medium coverage lang. Hindi naman talaga niya matatakpan yung talagang buong-buong lahat ng blemishes. Pero nakaka-cover naman siya. Up to medium coverage yan. Ang gusto ko sa kanya, hindi ako nag-oily, hindi nag-greasy yung skin ko. Para siyang powder lang. Sobrang light lang niya talaga sa face. Sobrang nipis lang niya. And pwede siyang pang araw-araw talaga. So, thank you again guys for watching. And if you want to see more makeup reviews, beauty, skincare reviews, make sure to subscribe to my channel and like this video if you do. Kita-kits to my next video. Bye-bye!